Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bilyong-bilyong pisong halaga ng chaabu o shabong isinilid sa tea bags ang nasa bat sa Valenzuela. Dalawa ang hinuli, isang Pinay at isang Chinese. Tinatayang nasa mahigit 200 kilo ng umano'y shabu ang nasamsam. May nakumpiska rin 3 cellphone, mga ID at ilang drug paraphernalia. Walang pahayag ang mga naarestong drug suspect. Ayon sa PDEA, resulta ito ng ikinasang follow-up anti-drug operations. Nahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Narito ang pinakabagong datos ng Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Mula July 2016 hanggang January 2022, mahigit 75 billion pesos daw ang halaga ng mga nasabat na droga at mga kagamitang may kinalaman sa illegal na aktibidad. Ang kabuuang halaga ng nasabat na shabu, mahigit 63 billion pesos. Mahigit 6,000 ang nasawi sa mahigit 200,000 anti-drug operations. Mahigit 300,000 naman ang naaresto. Kabilang sa mga naaresto ang 14,389 high-value targets. Mahigit 4,000 ang mga batang edad 4 hanggang 17 na nasagip sa mga operasyon. Sa mahigit 42,000 barangays naman sa buong bansa, 24,303 na ang itinuturing na drug cleared. Sa gitna ng mahal na mga produktong petrolyo, binuksan na muli ang ilang ruta ng provincial buses para sa inter-regional trips. Ang mga galing Calabarzon at Central Luzon pupwede na muli sa Araneta Bus Station sa Cubao sa Quezon City. Via C5 po ang daan at titigil pa rin sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mga provincial bus na nagbababa naman at nagsasakay sa Buendia, Makati, Pasay at Maynila. Kasama rin po dyan ang mga galing sa Quezon, Mimaropa at Bicol. Sa mga provincial bus na galing Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera Regions, sa NLET o North Luzon Express Terminal naman ang endpoint. Ang mga galing namang Visayas at Mindanao sa Santa Rosa Integrated Terminal po pwede magsakay at magbaba. Paalala po ng LTFRB, dapat may QR code ang bus, may Certificate of Public Convenience, Provisional Authority at Special Permits. Sabi po ng Department of Energy, wala pang katiyakan kung kailan pipreno ang taas presyo sa langis. Kaya ang ilang tsuper, dumidiskarte na lang. Balita hatid ni Joseph Moro. Sasagayin na lamang daw muna ng ilang jeepney driver ang mahal na petrolyo. Ito, pila-pila na lang. Oo. Mag-iskarda, lugi. Pero sana raw payagan silang magtaas pasahe. Kung siguro pong pag talagang tumaas na po talaga, uwi na po ako siguro ng probinsya. Kahit sa iba pang lugar, iniinda rin ang pagsipa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Makilala at Malang sa Cotabato, aabot na sa 70 pesos ang kada litro ng gasolina. Sa datos ng Department of Energy, simula noong Enero, halos 10 pesos nang itinaas ng presyo sa kada litro ng gasolina, halos 12 pesos naman sa diesel, habang lampas 10 pesos sa kerosene. Sa LPG naman, aabot na sa 10 pesos kada kilo ang iminahal. Sagad na ba ito? Ang sabi mismo ng Department of Energy. Well, it's not yet the last. The future of oil price is uncertain. For how long? This one, we don't know, no? Hindi lang oil ang tataas ang presyo, pati pagkain, pati nga fertilizer, pati nga wheat, are projected to go up. Base sa iniulat ng GMA News Online mula sa Oil Industry Source, sa susunod na linggo ay may namumuro na namang taas presyo at posibleng umabot daw sa 12 pesos ang itaas sa kada litro ng diesel, lagpas 8 pesos naman sa gasolina. Ayon mismo kay Energy Secretary Alfonso Cusi, hanggat may problema pa rin daw sa pagitan ng Ukraine at Russia at kulang pa rin ang supply ng langis sa world market, hindi pa tapos ang kalbaryo. Aabot kaya tayo sa 100 pesos kada litro ng gasolina. Question of possibility, if war will spread, no? And sanction will be imposed, and there will be no increase in supply and everybody is getting from the same source, talaga tataas ang tataas yan, no? Sa inventory ng DOE, as of February 28, may sapat na supply pa naman ng mga produktong petrolyo ang oil companies. Langis ang nabili na sa mas murang halaga, pero hindi raw otomatikong mura rin itong ibibenta. Remember that they will also replenish it at a higher price. Kaya ang ending, kanya-kanyang diskarte na lamang muna ang marami para maibsan ang epekto ng mahal na produktong petrolyo. Joseph Morong, GMA News.
Kamustahin naman po natin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang palengke ngayong ikasampu ng oil price hike ngayong 2022. Balitang hatid ni Mai Bermudez. Maagang namalengke si Nanay Luz sa Blumentritt Market, pero imbes na sinigang na baboy, isda, gulay at manok daw muna ang bibilhin niya. Partida, bagya pang nagmura ang presyo ng kada kilo ng baboy. Kailangan kasing pagkasyahin ang dalang 560 pesos na budget. Bagay na malapalengke challenge sa panahon ngayon. Yan lang ang makaya eh. Tipid-tipid na lang, tsaka gulay lang talaga. Gulay. Sinabong gulay kasi ang gusto namin eh. Ang baboy nasa 300 pesos per kilo na lang ngayon, pero dati ay 320 pesos. Ang manok nasa 140 pesos kada kilo, na dating 120 pesos lang. 370 naman ang baka, mataas ng 10 piso sa dating presyo na 360 kada kilo. Sa tindahan ni James, madalang daw ang dating ng customer. Madalang eh, kasi matumal ngayon eh. Naghanap na lang po ng mga pagkakita ng ano, iba. Ikuha ng mga ibang customer. Nililibiran lang para magkaroon lang ng ano, makapaubos lang. Ang isang bote ng mantika, 100 pesos ang kada litro na nasa 80 to 90 pesos noon. Tumaas rin ang presyo ng mga panggisa gaya ng bawang na nasa 100 to 120 pesos per kilo, dati nasa 100 lang. Ang kamatis naman, 80 pesos per kilo, na dati naman ay 60 lang ang kada kilo. Mai Bermudez, GMA News. Sa ibang balita, nasunog ang isang taxi sa Quezon City habang hinihila ito matapos masiraan sa daan. Ang lagay ng driver sa balitang hatid ni James Agustin. Pasado alas 3 sa madaling araw nang biglang magliyab ang taxi na ito sa Viluna Avenue, Quezon City. May punto pang may maririnig na pagsabog. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang mga bumbero. Agad namang napula ang apoy. Nabalot na makapal na usok ang lugar. Sunog na sunog ang taxi. Buti na lang nakalabas agad ang driver nito na hindi naman nasugatan. Kwento ni Carlos, sakay siya ng isang kotse habang hinihila niya ang taxi para dalhin sa garahe sa Parañaque dahil nasiraan nito sa Viluna Avenue. Ilang metro pa lang daw sila nakakausad. Bigla pong nag-spark yung hinihila ko, tapos diretso na apoy malaki. Nataranta, na iwan nga yung cellphone sa kasama ko eh. Binomba ng tubig ang tumagas sa gasolina sa kalsada. Iniimbisigan pa ng BFP Quezon City ang insidente. James Agustin, GMA News. Very low risk na sa COVID ang 7 probinsya sa Luzon. Ayon po sa Octa Research, yan ang mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Laguna, Pampanga, Quezon, Rizal at Zambales na patuloy raw ang pagbaba ng COVID cases. Nananatili naman sa low risk ang NCR, pati na rin ang Bataan, Batangas, Cavite, Nueva Ecija at Tarlac. As of March 8 po ang datos na yan. Sa usapin naman tungkol sa pagbabago sa release ng DOH Bulletin, sinabi ng Octa na posibleng maapektuhan ang kanilang monitoring dahil hindi na nila makikita ang ibang trend. Simula nitong Lunes, Lingguhan na lamang ang paglalabas ng case bulletin imbis na arawan. Hindi pa raw panahon para sa ilalim ng buong Pilipinas sa Alert Level 1. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, marami pa rin kasing lugar ang hindi pa naaabot ang metrics ng Interagency Task Force o IATF para masa ilalim sa Alert Level 1. Sinabi ito ni Duque kasunod ng proposal ng National Economic and Development Authority o NEDA na mag-new normal na ang bansa at buksan na ang mga eskwelahan para sa face-to-face classes. Ayon kay Duque, iniiwasan lang ang pagkakaroon ulit ng malawakang lockdown. Para isa ilalim sa Alert Level 1 ang isang lugar, kailangang ma-meet ang criteria ng IATF gaya ng mababang risk classification, hindi aabot sa 50% na total hospital bed utilization at 70% ng target population ang fully vaccinated na. Hindi kasama si Pinoy Volter at Olympian na si Ernest John E.G. Obiena sa Philippine team na lalaban sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo. Wala ang pangalan ni Obiena sa listahang isinumite ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA sa Philippine Olympic Committee. Matatanda ang nagkaroon ng gusot si Obiena at PATAFA dahil sa isyu ng pagbabayad sa kanyang coach. Ikinalungkot naman niya ni POC President Abraham Bumble Tolentino, lalo't malaki raw ang chance ni Obiena na makapag-uwi ng medalya. Si Obiena ang top 1 sa Asia at world number 5 sa pole vaulting. Wala pa siyang komento sa hindi pagsasama sa listahan ng PATAFA.
Nagtalaga na si Pangulong Duterte ng bagong chairman at mga commissioner ng COMELEC. Ang isa po sa kanila, election lawyer na naging kliyente ang ilang presidential candidates ngayon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Itinalaga ni Pangulong Duterte bilang ad interim chairman ng Commission on Elections si Saidamen Pangarungan na nagsilbing kalihim ng National Commission on Muslim Affairs. Sa kanyang profile sa NCMF website, nakalagay na nahalal siyang assemblyman ng ARMM, naging governor ng Lanao del Sur, at nagtapos ng abogasya sa San Beda College gaya ni Pangulong Duterte. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Pangarungan na hinahanda na ang turnover ng chairmanship ng COMELEC pero wala pang malinaw na petsa. Itinalaga rin bilang ad interim COMELEC commissioners sina DSWD Undersecretary Amy Neri at George Garcia, isang kilalang election lawyer. Nanumpa si Garcia sa COMELEC session hall. Sa mga binanggit ni Garcia na naging kliyente niya, kasama sina election 2022 presidential candidates, Senator Manny Pacquiao, Bongbong Marcos, Manila Mayor Isko Moreno at Senator Ping Lacson, pati si Vice Presidential Candidate, Senate President Tito Soto. Tanong kay Garcia, meron bang conflict of interest ang kanyang pag-upo sa COMELEC? Kahit ang lawyering, siguro nga. Wala naman ako magagawa dahil parte ng pagiging lawyer niyo. But I will be leading in all the cases that I handle. And number two, kapag may mga kaso rin na talagin ko kahit na hindi ko ina-handle na yun, pero dahil na naging clients ko before o nagkaroon ako ng mga ng relationship before, may professional capacity, I'm going to take an open. Sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal, kumpleto na ang 7 miyembro ng COMELEC and Bank na lahat ay appointees ni Pangulong Duterte. Ad interim ang tawag sa kanilang appointment dahil hindi nakasesyon ng Kongreso. Pwede na sila agad umupo sa pwesto, pero kailangan silang makumpirma ng Commission on Appointments pagbalik sesyon ng Kongreso pagkatapos na ng eleksyon. Ang grupong kontradaya, gusto raw malaman kung ano ang record ng tatlo sa election advocacy o pag-aabogado, gayon din ang relasyon nila sa Administrasyong Duterte at ang kasiguraduhang magiging independent sila. Ayon kay James Jimenez, bigyan daw ng pagkakataon ng mga bagong appointees. Sixto Brillantes was a practicing election lawyer when he was appointed chairman pa. Diba? So ultimately, it will really depend on the appointee and how the appointee comports themselves once they are in office. Ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE pinaalala sa mga bagong appointee na panindigan ang layunin ng COMELEC na magdaos ng malinis, kapanipaniwala, malaya, maayos at modernong eleksyon. Tina Panganiban Perez, GMA News. Nagsarili na ang ilang tsuper na magtaas pasahe ngayong hindi pa nadedesisyonan ang hiling nilang gawing 10 piso ang minimum na pasahe sa gitna ng serye ng oil price hike. Balitang hatid ni na Bernadette Reyes at Marisol Abdurrahman. Nabalahaw ang kita dahil sa COVID. Ngayon ay nalulubak ulit dahil sa walang prenong taas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang ilang tsuper sa Antipolo City nang pa siyang magtaas pasahe. Ang bagal ng gobyerno natin. Ang bagal. Magtaas. Dapat action ka agad. Ganun pa rin ang pamasahe. Napupunta lang sa diesel. And by 9 pesos minimum fare, 15 pesos na ang sinisingil nila. Mabawi man lang. Minsan po, hindi na nagsukli, okay lang. Minsan din po kasi pag nagreklamo ka, binibigay naman po yung sukli. Dati-rati raw, 300 piso lang ang nagagastos ng tsuper para sa krudo sa isang ikot o yung biyahe nila ng Kokyo Cubao. Pero ngayon, umaabot na raw ito ng 500 piso. Kaya kahit anong diskarte raw ang gawin nila, hirap pa rin. Ang ilang pasahero, nagkukusa na rin magdagdag ng bayad. Kasi para lang na rin sa kanila. Ayon sa grupong LTAP, uligan ng transportasyon at operasyon sa Pilipinas, hindi lang yan nangyayari sa ruta ng Antipolo. Nakatanggap na rin daw sila ng ganyang ulat mula sa Laguna at Bulacan. Hinihingi pa namin ng reaksyon ng LTFRB tungkol dyan at i-airin namin kapag nakuha namin. Sariling sikap na ang mga driver lalo't wala pa rin pa siyang LTFRB sa hirit na 1 peso provisional fare increase. Ang hiling naman gawing 15 pesos ang minimum fare sa March 22 pa ulit diringgin. As requested, additional submission of factual and technical data is directed by the board.
on a similar note, the issue on the 1 peso reversion of, I'm sorry, the issue of the provisional increase of 1 peso from 9 to 10 pesos as prayed for is now submitted for resolution. Sana naman, Mr. President, kayo na po ang magdesisyon dahil po itong board po ninyo na inilagay nyo sa LTFRB ay napakabagal magdesisyon. Ay gusto niya yata kami na mamatay na muna bago siya magdesisyon. Immediate action ang kinakailangan para po naman magbenepisyo itong mga tao. Ang inaasahan ngayon ng mga transport group, ma-release na ang fuel subsidy sa mga PUV. Bukod sa mga jeepney, tatanggap na rin ang fuel subsidy mula sa pamahalaan ang mga tricycle, bus, taxi, TNVS at ride hailing and delivery services. Inirekomenda na ng economic cluster ang doubling ayuda para sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Interventions. The first is to increase fuel subsidy program for public utility vehicles from the already announced 2.5 billion to 5 billion. Continue working with the private firms on promotional discount of oil companies up to 1 to 4 peso per liter discount. Provide additional fuel vouchers for agricultural producers from 500 million to 1.1 billion. Pero hindi lang ang transport agri sector ang apektado. Sabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez, kakambal ding epekto ng gulo sa Ukraine ang pagtaas ng presyo ng pagkain. The Philippine economy will likely be collateral damage. It is as if we are hit by a ricocheting bullet. These indirect shocks are likely to be felt through four major channels: the commodity market, the financial market, investments, and the impact on our fiscal health. Sa gitna nito, pinalutang ng Pangulo ang tungkol sa Rectoread Bank na base sa mga pag-aaral ay may mayamang deposito ng natural gas. Kasi yung mga kapitbahay natin, Brunei, Indonesia, Malaysia, may mga oil sila. Tayo, mayroon pa kukunti lang, not enough even to serve a region o 3-4 regions. Ano. Ang mayroon tayo, gas. Pero yan ang bantayan natin because there is a potential trouble there regarding how we would handle it. Ayon naman sa Department of Energy, going back to the exploration, tuloy-tuloy po yun. Napag-usapan na rin ang tungkol sa special session ng Kongreso para sa mga kakailanganing batas o pag-amyenda sa mga ito. Pero wala pang linaw sa ngayon kung ano ang utos ng Pangulo at wala pa rin direktang tugon sa mungkahing magdeklara ng State of Economic Emergency. Isa pa sa mga inapila ng iba't ibang grupo, suspindihin muna ang fuel excise tax. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, maaaring ipatigil ng Finance Department at Bureau of Internal Revenue ang pangongolekta nito. Hindi naman daw itinali ng train law ang gobyerno para tumugon sa anyay nakakagulat na presyo ng produktong petrolyo. Sa katunayan nga, kinikilala raw ng batas na peligroso sa ekonomiya kung lalagpas sa $80 ang presyo ng kada barrel ng krudo. Sa ngayon, lagpas $100 na ang kada barrel. Sabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, kukonsulta muna sila sa Finance Department kaugnay nito. Bernadette Reyes, Marisol Abdurraman, GMA News. Ramdam na ang maalinsangang panahon kahit hindi pa po opisyal na nagsisimula ang tag-init sa bansa. Kaya ang ilan po nating kababayan, kanya-kanyang diskarte para malamigan. Balitang hatid ni Mariz Umani. Naitala ang pinakamainit na temperatura nitong February 27 sa San Jose Occidental, Mindoro, na pumalo sa 36.7 degrees Celsius. Pumupwesto o pumuposisyon na po yung tinatawag nating North Pacific High Pressure Area na kung saan ito po yung nagpapainit po sa atin ang matindi ng temperatura sa ating bansa. Babala ng pag-asa, asahang mas iinit pa ang panahon. Historically, nakakaranas po tayo ng pinakamainit ng temperatura sa buwan ng Mayo. Sa pagtataya ng pag-asa, we forecasted around 40 degrees or medyo mataas pa. Kaya kanya-kanya na ng paraan ng bawat isa para maibsan ang init na nararamdaman. Sobrang init na dito.
especially Metro Manila. Ayun, naisip ko parang mag-try natin maghalo-halo. Nakaka-refresh naman kasi talaga siya, especially this summer. Sayang naman, di ba, yung opportunity na magbenta na rin kami dyan ng halo-halo. Para sa marami sa atin, hindi naman talaga makukompleto ang ating summer kung hindi tayo makakain ng halo-halo. Bawat sangkap kasi niya, tapos samahan mo pa ng yelo, nako, eh talaga naman perfect to beat the summer heat, ika nga. Para naiwas sa heat cramps, heat stroke at heat exhaustion, payo ng Pag-asa. Starting 10 a.m. up to 2 or 3 p.m. ay iwasan po muna natin na direktang naka-expose po tayo sa init ng araw. At uminom po tayo ng maraming tubig. Mariz Umali, GMA News. Mga kapuso, hindi lang low pressure area ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, kundi maging ang tail end ng frontal system. Ayon sa Pag-asa, asahan ng malalakas na ulan sa Eastern Visayas, Sorsogon, Dinagat, Surigao, kasama ang isla ng Siargao at Bukas Grande, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, kasama na ang Cagayan Silio at Balabac Islands. Posible pong bahat landslide sa mga nasabing lugar. Huling namata ng LPA sa baybayin ng Maluso, Basilan. Nananatiling mababa ang tsansa nito ang maging bagyo. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan po ang pag-uulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Uulanin din ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Bukod sa LPA at tail end ng frontal system, patuloy na umiiral ang hanging amihan sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas ayon sa Pag-asa. Magiging maalon po at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Cagayan Valley Region, Ilocos Norte, Aurora, Pulilio Islands, Camarines Provinces at Catanduanes. Kasama po ang Pilipinas sa mga bansang ibinabana sa Level 3 ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention mula po sa Level 4. Kabilang din po sa mga ibinaba sa Level 3 ang Anguilla, Cape Verde, Fiji, Mexico at United Arab Emirates. Kapag level 3 o higher ang lugar, pinagbabawalan munang bumiyahe riyan ng Amerika ang kanilang mga residente na hindi pa bakunado kontra COVID. Nagbabala rin ang US CDC sa kanilang mga residente na iwasan muna ang pagbiyahe sa Hong Kong, New Zealand at Thailand dahil sa banta ng COVID. Naka level 4 o very high na travel restriction kasi ang mga bansang yan. Kung kailangan talaga bumiyahe sa Alert Level 4 areas, dapat daw ay fully vaccinated na ang pupunta. Sa Malangco, Tabato, kinakailangang ikal o patayin ang 1,300 bibe dahil sa avian o bird flu. Sinabihan ng mga opisyal ng Tacurong City sa Sultan Kudarat ang lokal na pamahalaan ng Mlang na maipinuslit ng mga bibe mula roon na kabilang sa mga sinuri at nagpositibo sa avian flu. Nang matuntun ito ng Mlang Agriculture's Office sa isang sakahan sa Barangay Dialong, agad kinumpiska ang mga bibe. Dinalamang ito sa dump site, pinatay at ibinaon. Kinuna na ng sample ang ibang bibe sa nasabing barangay para masuri kung nahawa ang mga ito ng virus. Bawal munang ilabas sa mga bibe at manok sa Mlang. Bawal ding magpasok. May music collaboration si award-winning rapper Megan Thee Stallion at ang singer na si Dua Lipa. Ibinahagi nila sa kanilang mga IG account ang official poster para sa kanilang upcoming joint single na Sweetest Pie. Candy-themed outfits ang suot ni Megan sa pictorial ng teasers para sa single. Ipinost niya rin ang cakes kung saan tampok sila ni Dua. Pinusuan naman ito ng fans na excited na mapakinggan ang kanta nila sa Friday. May new achievement sina Blackpink member Lisa at global superstars BTS sa Billboard. Ayon sa Billboard, nanatili ang kantang Lalisa at Butter sa loob ng 20 weeks sa Billboard's Hot Trending Song Charts. Yan ang first two titles na nanatili ng ganyan katagal sa nasabing song chart. 3.9 million Twitter mentions ang nakuha ng Butter. Aubrey Carampel, GMA News. Arestado ang isang lalaki matapos niyang tagain ang ulo at gawing hostage ang kanyang asawa sa Las Piñas. Ayon sa pulisya, kapwa PWD o Persons with Disabilities ang mag-asawa. Selos daw ang pinag-ugatan ng alita ng dalawa na naawi sa pang-hostage at pananaga sa misi sa loob ng kanilang bahay. Nakatanga sa misi sa tulong ng mga kapitbahay. Natakot daw sumuko ang suspect dahil nasira niya ang sasakyan ng kapitbahay sa gitna ng tensyon.
Pinasok ng SWAT ang bahay at hinuli ang suspect. Itinakbo naman sa ospital ang kanyang misis. Sa Maynila naman, 20 service firearms ang pansamantalang binawi mula sa mga nag-awol o absence without leave, suspendido, may sakit at may kasong kriminal na Police Maynila. Ayon sa MPD, layon itong hindi magamit ang mga baril sa mga illegal na aktibidad. Inilagay muna ang mga baril sa regional headquarters hanggat hindi pa nakababalik sa serbisyo ang mga nasabing pulis. Bam Alegre, GMA News. Hindi pa man aprobado ng LTFRB, mailan ng jeepney driver ang naniningil ng hanggang 15 pesos na pamasahe. Tinanong namin tungkol dito ang mga manunood. Sabi ni Jonah de la Cruz, mahal daw kasi ang gasolina ngayon at kawawa ang mga driver dahil wala na sila halos kita. Kung afford ng pasahero, ay tulungan na lang daw ang mga driver na nagsisikap buhayin ang kanilang pamilya. Para rin kay Crisostomo Corral, intindihin na lang ang mga driver dahil hindi naman ganun kalakihan ang kita nila. Mas mapeperwisyo raw ang mga pasahero kung walang mamasada. Sabi naman ni Romart, huwag naman daw sobra maningil at mabuting sundin ang taripa. Di naman pabor dito si Adrian Ailes. Anya, isipin din dapat ang sitwasyon ng mga pasahero kung hindi rin naman kataasan ang kita. Marami raw kasi manggagawa ang naghihirap din. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan, bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. May bagong papel ang mga asong gala na ni-rescue ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. At your service na sila bilang community dogs. Balitang hatid ni Mark Salazar. Pare-pareho ang dating buhay ni na George, Coffee at Jello, mga abandonadong aso. Pero hindi na ngayon. Dahil mga community dogs na sila na inaaruga at tinitrain ng Quezon City Veterinary Department. Si George na alerto at maliksi ay kandidatong maging bomb sniffing dog ng QCPD. Sarili po yung ongoing na training namin sa bomb sniffing na tinuturo sa aso. At bakit siyang napili sa bomb sniffing? Ano sa agility niya sa sir, mabilis po siya kumilos. Tama, mabilis na maagit na ano, matinuturo. Ma-energy? Yes po sir, opo. Opo, ma-energy po yung aso. Si Coffee na napaka-sweet ay sinasanay naman para maging emotional support dog para sa mga elderly sa Home for the Aged. Sa sobrang sweet niya, parang hindi raw kaya ng handler niyang si Jonathan na maghiwalay sila. Malambing po talaga kasi nung una po kukunin po sana, naiyak po ako kasi napamahal na ako sa akin, isang buwan na po ito. Yung kinuha ko to sa kanila, payat. Emotional support dog din si Chichi na madedestino naman sa mga cancer ward. Depende sa personalidad ng rescue dog kung anong specialized training ang makukuha nila, maliban sa kanilang basic obedience at agility training dito sa shelter. Gaya ni Jello na sa sobrang protective sa amo niya. Pang guard dog siya. Masungit siya pag sa iba na. Doon po kasi yung mga ano nila, pagbibigay nila, mga barangay hall, outpost, mga ganun po. Kumbaga mga parang gagawin silang guard dog. Malaki ang problema ng Quezon City sa stray dogs at hindi raw kaya ng LGU na solusyonan ito ng mag-isa kung mananatili namang irresponsable ang mga pet owner. Alam niyo naman kung gaano karami ang aso sa Quezon City, 300,000. At kalahati nun ay puro stray. So nagkaroon kami ng ganong problema. Naisip namin, bigyan sila ng training at para maging kaakit-akit sila sa mga mag-aampon. Paalala lang ng QC Veterinary Department na hindi palaging mag-aampon sila ng aso dahil una pa rin sa mandato nilang hanapin ang pabayang amo at parusahan. Mark Salazar, GMA News. Sumipa pa ang presyo ng krudo sa world market matapos itigil ng Amerika ang pag-angkat nito sa Russia. Ayon kay US President Joe Biden, hakbang ito para targetin ng Amerika ang ekonomiya ng Russia dahil sa pag-atake nito sa Ukraine. Dahil dito umakyat ng halos 7% ang presyo ng kada bariles ng krudo sa world market. Nagpasalamat naman si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa hakbang ng Amerika at umaasa siyang susunod ang iba pang bansa. Ang United Kingdom nakatakda na rin daw i-phase out ang Russian oil sa katapusan ng taon. Sabi ng isang market analyst, posibleng magdudulot ng inflation at mas mahal pang presyo ng gas ang mga hakbang na ito. Samantala, binuksan na
ng Russia ang humanitarian corridor sa ilang lugar sa Ukraine. Sa ngayon, umaalis na ang Ukrainian civilian sa dalawang lugar na nakubkob ng Russia. Tatalima raw ang Department of the Interior and Local Government sa temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa uplan baklas ng COMELEC. Ayon kay DILG spokesman Jonathan Malaya, aabisuhan nila ang lahat ng mga LGU at pulisya na suspindiin ang lahat ng pinaplano o gumugulong ng aktibidad na may kaugnayan sa Oplan Baklas. Kahapon, naglabas ng TRO ang SC laban sa COMELEC at sa tagapagsalita nitong si James Jimenez ukol dito. Inutusan din sila ng korte na tumugon sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang TRO. March 1 nang maghain ng petisyon sa korte ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo matapos matanggal ang mga campaign paraphernalia na nasa loob ng isang private property sa Isabela. Gate ng mga petitioner, nilabag daw ng COMELEC ang freedom of speech and expression. Ayon naman kay Jimenez, nirefer na nila sa Office of the Solicitor General ang desisyon. Makakapanayin po natin ngayon si LTFRB Executive Director Maria Cristina Cachon. Magandang umaga po sa inyo, Executive Director Cachon. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Ms. Connie. Happy Women's Month po. And magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Same to you, ma'am. Ito po ang mga tanong ng ating mga kababayan. Posible ba daw na aprubahan yung fare hike petition na piso ang iba at meron pang 15 pesos ang iba namang grupo? Patuloy pong pinag-aaralan, no, after nung hearing ng mga petitions po kahapon, patuloy pa rin inaaral ng LTFRB, particular ng ating board, yung kanilang mga mungkahi, no, dahil kailangan po natin lahat ng aspeto yung titingnan nito, yung epekto nito, not only for the, hindi lang naman po kasi sa equation po natin, hindi lang naman po yung operators and drivers, pati na po yung mga commuters po at yung domino effect na to sa service, goods and services. Opo. Kaya hindi po madaling maglabas kaagad. Pasensya na po sa mga nag-aabang po ng mga drivers and commuters po, pero kailangan po talaga natin na masusing pag-aralan po ang magiging epekto na to. This includes the 2019 provisional fare hike increase po na nandoon na, no, at papatupad na lamang daw sana ayon sa FedJudap. Actually po kasi, ma'am, yung sinasabi nila na 10 pesos yung 2018 po na naibigay niya, no, at that time naman po kasi for their information, and they even admitted that during the hearing, wala naman po kasing fuel subsidy program, walang service contract program, walang ibang ayuda na binigay yung government. It's not the same right now because currently we'll be implementing this March the service contracting program, the fuel subsidy program, and in April meron pa ngang dagdag po, no, second tranche na naman po yung may 5 billion na pinopropose yung ating economic cluster. So on the one hand, yung operators and drivers may fallback po, tinitingnan din po natin yan. On the other side of the equation naman yung ating mga commuters, what will happen po pag pinasa po natin yung burden sa mga commuters po, mababawasan po yung kanilang take home. Pag nabawasan yung kanilang take home, ang next po na iaaray na naman po nila pagdagdag ng salaries and wages po. Pagka naging ganun po, yung mga employers naman po nila ang aaray. So marami po tayong tinitingnan ng mga angulo, yung inflationary impact po nito. Kaya nakikipagpulong po tayo sa NEDA, nakikipagtulungan tayo sa NEDA para ma-determine po talaga natin kung ano po ang dapat tatahakin ng LTFRB sa paglabas ng final na decision po Okay. nito. Director Cachon, sinasabi rin nila na yung pagbabalik daw ng provisional bus routes for inter-regional trips ay tila masama daw ang timing, no, kung kailan mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Paano ho ang magiging sistema nito? Lalo na yung ibang mga probinsya, wala pa po sa alert level 1 status. Actually po, nung February pa naman po, no, nung February ay naglabas na po tayo ng memorandum circular, no, na lahat ng mga interregional buses ay bukas na po. Dahil po ito sa yung clamor din po, no, ng publiko na kailangan din nila ng mobility to and from Metro Manila, and within po yung mga routes na
not touching Metro Manila also. Mm-hmm. So kailangan na din talaga nating magbukas po ng mga ruta dahil bumababa naman na po yung mga alert levels. Okay. For those lang po na yung different po yung alert levels, sinasabi nga po natin dun sa memorandum circular, sa pagkuha po nila ng QR code sa atin, kailangan nilang i-attach yung certification from the LGU na pinapayagan na po yung kanilang ruta po. Opo, panghuling tanong na lamang, nakarating na ho ba sa inyo yung sinasabing may ilan ng mga drivers no, na naniningil na nitong 15 pesos kahit wala pang approval ng LTFRB? Ano po ang inyong magiging action dito? Yes po, no, at nagbabalak nga po tayo no, na may law enforcement activity po tayo, and then we will coordinate with the other law enforcement service with regard to this po. No, dahil pinapaalalahanin po talaga natin ang ating mga drivers and operators. Wala pang final na desisyon ng LTFRB, okay, pati sa increase. So 9 pesos pa rin. Paalala lang po, malaki po ang penalty nito. Yung overcharging po, ang first offense pa lang po nito ay 5,000. Ang aabot tayo ng third offense, 15,000 na po ito, at pwedeng suspendihin at cancelahin. So mga commuters po, ay maaari po kayong tumawag sa hotline 1342 po para sa inyong mga reklamo. Maraming salamat, LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion. Thank you din po. Good afternoon. Dumalo sa unang andang session sa COMELEC ang tatlong bagong talagang opisyal, at may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Dati kumpleto ang pitong miyembro ng COMELEC Anbang sa Anbang session ngayong umaga. Hybrid ang Anbang session kung saan limang commissioners ang physical na nasa loob ng COMELEC session hall. Sina Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Amy Ferolino, Ray Bulay at Amy Neri. Online naman sina Chairman Saidamin Pangarungan at Commissioner George Garcia. Ayon kay Inting, ito ang unang Anbang session nila na nagkaroon ng face-to-face ang ilang commissioners. Sinabi pa ni Inting na online lamang ang pagdalo ni Garcia dahil inaayos pa nito ang pagbitaw sa kanyang mga kaso. Binigyan lang ng photo opportunity ang media dahil confidential ang pinag-uusapan sa Anbang. Ngayong hapon darating dito sa COMELEC si Chair Pangarungan para naman sa turnover ceremony ng chairmanship. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Heartwarming para kay Pauline Luna ang nakunan niyang bonding ng kanyang mag-amang sina Vic at Tali Soto. Sa video na ipinost ni Pauline sa IG, focused si Bossing sa pagsusuklay sa buhok ni Tali na behave naman. Gusto raw ni Pauline na i-freeze ang moment na ito at feeling blessed daw siya. Pinusuan niya ng netizens. Aubrey Carampel, GMA News. Lumpiang Shanghai at Tortang Talong. Ayon po sa Taste Atlas, isang experimental travel guide, best food sa Southeast Asia ang mga yan. Sumunod naman ang ilan pang pagkaing sikat sa mga ibang bansa gaya po ng pho, pad thai at nasi lemak. Kabilang naman sa mga nakakuha ng worst rating ang balut. Ayon po sa Taste Atlas, mula ang rating sa kanilang audience. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.